Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan. Pagkat ito po ay napapanahon din ngayon, lalo na po't maraming kababayan natin nate-terminate, at sana sa bawat interview ay unang pa lang ay makapasa na po kaagad para sa ganun ay magkaroon kaagad ng panibagong amo. Lalo na po yung mga nire-recommenda ko sa agency na kakilala ko, at ito din naman ay dapat natin taglayin pag tayo po ay ini-interview. Ito ay tip para sa lahat, para sa ganun ay pag tayo po ay nagpapa-interview, lalo na po hindi pare-parehas po yung ugali po ng Chinese. Pero itong babanggitin ko po ngayon ay maganda rin ito, sapagkat pagka po nakita po ng employer ito na taglay natin, at sigurado naman ay ma-amaze sila. Ito po yung tip na ibabahagi ko po sa inyo. Pag tayo po in-interview, here are the same tip for you to be successful during your interview process. Remember all this and you will be find ideal employer easily. Mas kaya yung iba one click, kasi maganda po yung kanilang unang interview pa lang ay nagustuhan na sila. Yung iba hanggang pangalawa, pangatlo, pang-apat na amo, ganun. Unang-una sa lahat, ito po yung dapat natin mataglay. Always smile and be friendly. First impression is very important. Yan. Kailangan laging ka-smile po tayo, hindi nakasimangot na kaharap sa kanila, para sa ganun ma-impress natin po sila. Yan. Pangalawa po ay do not shake your hand, body, legs. Relax yourself and maintain a good posture. Ayan. Yan po yung pangalawa. Huwag natin, pag nakikipag-usap tayo, yung formal, huwag yung gumagalaw yung ating katawan, yung ating kamay, yung ating paa. Ano lang siya, simple lang pagka tayo nakaharap sa kanila. Pangatlo po ay talk with answer in polite and friendly. Yan. Friendly manner. Kumbaga, makikipag-usap tayo nasa magandang pakikipag-usap, tapos friendly yung natin, mga kapatid. No employer would like to hire someone who is impolite and rude. Kaya tinitingnan din nila yun, para sa ganun, kailangan pagka tayo po ay nakita nila yung natin ay talagang polite and friendly, ay sigurado yan, magugustuhan po tayo. Number 4, try to answer question in more details. Yan. Do not be passive and reply yes or no. Kumbaga, wag na lang yung kumbaga magsalita din tayo, yung kung anong tanong nila sagutin natin, wag lang yung yes or no. Kasi meron kasing mga amo, tiniinuuri din nila yung kung paano ka mag-ano ng English. Kumbaga, kung hindi ka marunong wala na. Puro ka lang yes or no. Kailangan din, kung anong tinatanong nila, sagutin mo. Huwag lang sa yes or no. Kung yung tanong, yun ang isasagot, mga kaibigan.
Panglima, do not make any promise that you are not sure about. Kumbaga, huwag kang magpa-promise. Huwag kang magsasalita ng hindi mo masusunod. Kumbaga, kung ano lang ang tatanong nila sa'yo, yun lang ang ano. Huwag kang ganito, ganon. Huwag. Iwasan natin yun para sa ganun, maiwasan yung ano. Kung may question ka regarding doon sa trabaho mo, huwag ka rin mahiyang magtanong doon sa staff. Halimbawa, nag-alaman ka, tanong mo sa staff ng agency, para sa ganun masabi nila sa'yo yung dapat mong gawin. Number 6, even if you are not interested in the job, please finish the interview. Yan ang pinaka ano doon. Interview. Nicely and politely. Kumbaga, kung hindi mo gusto, wag kang tapusin mo yung interview para sa ganun mai-present mo yung pag-i-interview nila sa iyo nang maayos. Kumbaga, maiwasan din yung biglang ka na lang mag-stop. Hindi, dapat tapusin mo yun para sa ganun. Doon din kasi ang tinitingnan ng ng isang employer. Halimbawa po ay dumating yung time na talagang doon sa staff ng agency, doon ka magsasabi, wag doon sa harapan ng nag-i-interview sa iyo. Number 7, do not ask your phone number or exchange any of the contact with the employer as you for it. Kumbaga, kung na-interview ka doon, huwag kang makikipag-anuhan ng, ma'am, kunin ko yung number mo, ito naman yung number ko. Hindi ganun. Kasi, lalo na yun, respectin yun, pang-respeto natin, lalo na po doon sa agency. At saka yung employer. Baka mamaisipin nyo, ibang klase to, nanghihingi kagad ng kung meron kang halimbawa, meron silang sabihin ng amo sa iyo na yung nag-interview sa iyo na pahingin ng ganito, wag. Kumbaga, ituro mo sa agency para bahala na po sila doon. Yan, yun ang pinaka the best doon way. Number 8, prepare and think about question you want to ask your prospective employer about the job, family background, etc. Yun. Kumbaga, yung pag-question mo naman, wag naman yung below the belt. Kumbaga, yung mga hindi mo na kailangan tanungin pa. Wag nun. Lalo na yung personal na buhay po ng employer. Yan ang pinaka-the best doon para maiwasan. Ibang klase to. Parang ganun kasi isipin nila yung mga kaibigan. Para sa ganun, yung respeto, magkakaroon ng respeto yun nung employer at saka ikaw. Number 9, ang payo ay natapos na lahat, hindi magpasalamat. Salamat ka doon sa employer. And then, smile pa rin. Para sa ganun, no? hindi man kayo magustuhan, okay lang yun. Importante ay nagawa nyo. Yun kasi, ito kasing tip na ito, mahalaga po sa mga employer, namimili sila. Kailangan hindi ka arrogant, simply, tapos yung pananalita, huwag yung konting tanong lang, ang lakas ng sagot mo, hindi ganun. Parang nagagalit, hindi. Dapat maalumanay yung pananalita mo. Halimbawa po, dumating yung time na talagang dami na nang na-interview sa'yo, wala pa rin.
eh kailangan yung ano kasi baguhin mo yung pagpapa-interview sa interview nila sa iyo, kailangan bigyan mo ng live o kundi na energy. Kasi pagka po ganun, baka matamlay, hindi ka talaga magugustuhan. Para sa ganun, magustuhan ko po ng employee. At ano man po yung ano sa agency ay, may kilala naman akong agency, ikipag-organate lang kayo sa akin at mag-ano po tayo ng WhatsApp. Kasi yun po kasi, pagka po papa-interview namin kayo at magustuhan kayo ng employer, eh di maganda. Para sure na sure. Pag in-interview kayo, automatic. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay. Sana po ay lahat po ng nabanggit kong tip na ito ay makatulong po sa lahat. Lalo na po yung mga nateterminate na kapwa natin Pilipino sa dakong ito at makapaghanap muli ng panibagong employer, makapaghanap buhay muli sa dakong ito sapagkat kailangan talaga ng pamilya ang pangangailangan kasi talagang sakripisyo po yan. At kailangan matugunan din natin yung pangangailangan ng sambahayan lalo na po yung mga anak. Lalo na po pag nag-aaral ay sana po ay patuloy nyo rin akong subaybayan sa lahat po ng aking upload. Lalo na po yung mga dito sa Hong Kong. Dito nga lang sa Hong Kong, sapat na. Para sa ganun ay lumago tayo. Ito, aaminin ko ang totoo. Lalago po tayo kung suportahan nyo po ako. At sa tulong ng Panginoon Diyos ay lalago ito. Channel na ito at marami tayong matutulungan na kapwa natin OFW sa dakong ito na nateterminate. Hindi lang po yun. Yung mga tinutulungan ko rin na galing sa ibang bansa na gustong lumipat dito sa Hong Kong. Pero ang sabi ko nga, bago natin isipin ang paglipat dito ay kung maganda naman ang amo natin dyan sa bansang yan, wag na kasi sapagkat hindi mo naman alam ang daratnan mo rito kung maganda. Hindi mo pwede kumpara po yung ugali nun at saka ugali ng magiging amo mo rito. Ang pinakamahalaga sa lahat, may kita tayo, may hanap buhay, meron tayong pantustos sa pangangailangan ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta po sa akin. Shout out sa lahat po ng kababayan ko sa Abra. Shout out din sa kababayan ng misis ko dyan sa Isabela. Sana po lahat po ng mga Itneg at Ilocano ay lahat ng Pilipino, suportahan niyo po yung aking channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang iyong kaibigan, Terry Bernal po.